Walang iya ka! Papatayin kita! Ay! Ba't ba nagagalitin ka? Ano ba nagawa ko sa'yo? Magtatanong ka pa? Tingnan mo nga ginawa mo sa mukha ko! Ihahara-hara ka dyan tapos magdadidisglatsya ka! Ako pa ang sisisi mo! At ako ba may kasalanan? Ikaw na ba parang di mo kailangan si Boto? Nakambal ng malas yan eh. Tsaka iwasan mo na lang yan. Pasensya mo na. Matagal ko na yung pinagpapasensyahan. Hanggang kailan? At ako ba pinagpapasensya mo? Pangalis na ka! Baka masira pa araw ko. Sa bagay, paano ka ba mamalasin kung puro buwisit na yung mga kasama mo? Walang Boto! Walang iya ka! Tama na yan! Isakay mo na, baka dito pa sumabog yan! Kira! Bigat na kasawa ko! Bigayin mo! Ano ba? Bigayin mo sa kita! Haya! Sakay! Ano ba kayo? Ano? Kita na naman sa kanil! Tatanong-tan! Walang iya ka! Papatay kita! Papatay mo ako? Eh kung mga anak na wala sa orsing asawa mo, sino ka tulong mo? Aray! Oo nga, no? Sakay! Chris! Tumulit ka na lang! Hoy! Asawa ko yan! Charge! Hoy! Magpapahilap na kasama ko! Hoy! Si Berto de Gracia, na kilala sa pangalang Botong, ay inakusahan ni Arcadio Cudcurin dahil sa sunod-sunod na pananakit na ginagawa sa kanila ng akusadong si Botong. O Botong, anong masasabi mo tungkol sa akusasyon laban sa'yo? Chairman, inaamin ko po na ako pong dahilan ng mga disgrasya at kapamakan na tinuturing po nila. Pero hindi ko naman po sinasadya at ayoko naman po mangyari yun eh. Mangkadyo, baka pwede naman hong patawarin nyo na ako. Anong patawarin? Anong palagay mo sa akin? Pagkatapos ng lahat ng perwisyon ginawa mo sa pamilya ko, natatanda mo yung nangyari sa kobrahan? Ay, kala! Nawaha! Walang iya ka! Papatayin kita! Ay! Ba't ba nagagalitin ka? Ano ba nagawa ko sa'yo? Magtatanong ka pa? Tingnan mo nga ginawa mo sa mukha ko! Ihahara-hara ka dyan tapos magdadidisglatsya ka! Ako pa ang sisisi mo! At ako ba may kasalanan? Aray! Ikaw na ba parang di mo kailangan si Boto? Nakambal ng malas yan eh. Tsaka iwasan mo na lang yan. Pasensya mo na. Matagal ko na yung pinagpapasensyahan. Hanggang kailan? At ako ba pinagpapasensya mo? Pangalis na ka! Baka masira pa araw ko. Sa bagay, paano ka ba mamalasin kung puro buwisit na yung mga kasama mo? Walang Boto! Walang iya ka! Kaya, Mr. Chairman, ang dapat sa tao ito, ikulong! Sandali lang! Huwag naman kayo masyadong maging marahas. Mula ng pagkabata, eh, kilala na natin si Botong. Kaya kung maaari, bigyan pa natin siya ng isang pagkakataon. Hindi ho. Hindi ko na mapapatawad ang taong yan. Dapat niya mabulok sa bilangguan dahil isa siyang salot! Salot! Sandali lang po. Kung talagang mabigat ang kalooban niyo sa akin, para bang ayaw na akong makita, siguro mas mabuti pa kung saan lang ako aalis. Sandali, anak. Ano nga aalis? Eh, dito ka pinanganak sa baryong ito. Dito ka lumaki. Itong baryong ito ang mundo mo. Ay, matagal ko na po pinangarap na makapunta ng Maynila. Anong gagawin mo sa Maynila? Ito ka po namin. Wala ko yun, ha? Chelya. Tay, siguro dito na lang ho. Huwag niyo na ho akong ihatid. Bakit naman, anak? Huwag mo na may pagkait sa akin yung pagkakataong ihatid ka. Kasi pakiramdam ko sa tuwing aalis ho ako, parang ayoko na umalis eh. O hindi, huwag ka na umalis. Eh, paano naman po yung pangako ko sa sarili ko na hanapin ko si inay? Ano ho pala itsura ni inay? Inay mo, maganda.
balingkinita ng katawan, maputi, at walang kagalos-galos ang kutis. Ni isa pala, wala ako nako sa kanya, no? Kaya pala ako nagmanay, Tay? Totoo yan, anak. Pero alam mo, Tay, sigurado ko, pag nakita ko siya, mararamdaman ko na siya na yun dahil ang dugo na nanalay, Tay, sa kanya at sa akin na iisa. Anak, iisa lang ang paraan para lalo kang mapadali sa paghanap sa nanay mo. Ito, kaisa-isang larawang na itatago ko ng nanay mo, bibigay ko na sa'yo. Maganda pala si Inay. Totoo yan, anak. Ay, pwede bang punin ko na lang to? Basta ingatan mo lang. Kaya mo, Tay. Pangako sa'yo, pag sinuwerte ako sa Maynila, masusundo kita. Ikaw bahala. Ingat ka, anak! Takot ako sa dilem! Pupunta ba kayo sa Manila? Para! Kung pupunta kayo sa Manila, sama ako! Ayusin mo yan! Mga digong, mukhang nasiraan yata kayo ah. Oo nga eh. Grabe ba? Hindi naman. Siguro nabasa lang yung spark plug. Kung kayo naman ay pupunta ng Maynila, baka pwede namang makisabay. Huwag akong kausapin nyo. Sino? Siya. Kuyang, medyo nakakayang sabihin eh. Pero kakapalan ko na tong mukha ko. Sabay ako ha. Huwag mo ako snorboyin ha! Ah, napakataas mo magsalita! Kung tutusi, mas kumukulo pa siya mo kaysa sa akin eh! Ito ha! Gusto mo masaktan? Ha? Hindi na! Alisin! Hindi na! Alisin mo! Oho! Tagal niya na! Kayo ata may mayari nitong sasakyan? May walang galang na ho, baka kung kayo naman po ay pupunta ng Maynila, baka pwede naman hong makisabay. Ay, salamat po. Sasabihin nyo nga ako, meron namang kapalit na, huwag na lang. Hindi? Eh, no? Yung nga, hindi po pwede. Yan pa. At saka mahigpit na bilin ng tatay ko. Huwag daw ako papato sa mga mabababa ang lipad. Dahil ngayon, huraw, naglipa na ang AIDS. Ikaw! Napupulo na ako siya! Ha? Ano? Ha? Uy! Ray! Bitaw yan! Bigay mo na yan! Ano? Ayan o! Baba! Baba! Alam mo, matagal din akong naging tagatantad ng baboy sa palengke. Ba't bawa ka? Sige! Baka mo na yan! At ang enam ay masarap sama sa tokwa na may kahalong suka at kating paminta. Aha! Tuloyan mo na yan! Walang hiya yan eh! Sige na! Sige na! Buti ka! Naku, senyorita, mabuti na lang at may tumulong sa atin. Oo nga, Johnny. Salamat sa Diyos.
Yan lang ho, sir. Ayan na! Ang sarap yan! Ito na yung legion nyo! Oh. Ako, masarap yan! Chap-chapin! Oh! Bakit kakalahati na lang to? Parang inatkat ng piranha to ah! Hmm? Nga no? Alam ko na! Sandali lang ah! Hoy! Walang nga! Hindi ako kumain ng legion ko ano! Ligari to! Ay! Salay! Bata, okay ka? Kundi dahil sa'yo, maka natiklo na kami. Eh, yeah, tsamba lang yun, tsamba lang yun. Teka. Bagong santa ka lang dito, no? Galing ko po busy eh. Kaka nag-aarap ako ng trabaho. Trabaho? Ano? Tama. Bukas ng gabi, meron kaming malaking transaksyon. May trabaho ka na! Naku, swerte ko naman, ano? Biruin mo! May trabaho na ako, napasama pa ako sa magaganda lalaki.